Batay sa pag-aaral ng PhilRice, aabot sa 10 bilyong pisong halaga ng bigas kada taon ang nasasayang. Malaki raw sana ang kabawasan nito sa inaangkat nating bigas mula sa ibang bansa. Para paalalahan ng mga tao na huwag maging aksaya, nagre-recruit ngayon ng mga food guardian ang National Food Authority. Live mula sa Quezon City, may report si Sherry Ann Torres. She? Yes, Rafi, yung kawalang disiplina daw ng marami sa atin na pagdating dito nga sa pagkain ng kanin, ang siyang nagtulak mismo dito sa National Food Authority para nga mag-recruit ng food guardians. Para sa maraming Pilipino, hindi kumpleto ang kainan kung walang kanin. Kaya naman usong-uso ang mga kainang rice all you can. Yun nga lang, panay kanin din ang nasa sayang. May pag-aaral ng PhilRice na bawat Filipino sa bawat pagkain niya, merong nasasayang na 2 tablespoon. Itong 2 tablespoon na to, pag tinotal natin lahat ng Filipinos, nasa mga all in all 330 metric tons per year. Ang katumbas daw ng bulto ng mga nasayang na kanin, 10 bilyong piso kada taon o 27 milyong pisong halaga ng natatapong bigas araw-araw. Malaki sana ang maibabawas nito sa inaangkat nating bigas kada taon na halos nasa 1.5 million metric tons. Ang kainang ito saksi sa madalas na pag-aaksaya ng ibang kumakain. Sa isang araw, madalas daw umaabot sa isang malaking bowl ang tirang kanin ng kanila mga customer. Nakakaramdam ka rin ng panghihinayang. Opo, nakakaramdam. Sobrang hirap buhay ng buhay natin eh. Siyempre po, nakakapanghihinayang naman po. Kaya ang National Food Authority nagre-recruit na ngayon ng 1 milyong food guardians na maaatasang mag-ikot sa mga eskwelahan at komunidad para magpaalala sa lahat na huwag mag-aksaya ng bigas o kanin. Pag habang bata pa, nagsimula sila na alam na nila ang kahalagahan ng nagtitipid at hindi nagsasayang ng bigas, malaking bagay yon. Kung gusto mong maging volunteer sa advokasyang ito ng National Food Authority, ang kailangan mo lamang ay i-access yung kanilang official website. Ito yung www.foodguardian.me kung saan nga, pag nilagay mo yon, lalabas itong pinaka-webpage nila. At sa dulong bahagi na kulay green, agad lang ang kailangan mo ay i-click ito kung saan lalabas naman yung hihingin sa'yo na email address mo. Oras na mailagay mo na ito, ang agad naman na lalabas ay yung paghingi ng personal information mo. Kapag nakumpleto mo na ito lahat, ang susunod nito ay yung paglabas ng tinatawag na virtual ID mo. Kapag nakuha mo na ito, officially, isa ka ng food guardian. Nasa mahigit 100,000 na raw ang nagsisilbing food guardian ngayon. Kasama rito si naparokya ni Edgar lead vocalist Chito Miranda at si 2010 Miss Universe 4th runner-up Venus Ra. Sa mga nais ding maging food guardian pero walang access sa internet, maaaring mag-text o tumawag sa hotline ng NFA. Rafi, yung mga tatawag daw sa hotline ng NFA, yan ay personal naman daw na asikasuhin ng mga regional officers ng NFA mula doon sa panggagalingan nila ng mga lugar. Ito ay kung gusto nila na sila ay maging food guardian o kaya sila ay merong mga reklamo hinggil sa serbisyo ng NFA o sa kalidad ng bigas na nabibili nila. Rafi? Siya, doon sa mga nakausap mo mga nasa restaurant, pinapaalalahan ba nila yung kanilang mga customer na kapag sumusobra na yung kanin, eh, sana naman maubos o kaya i-take out na lamang para hindi naman ito masayang, Siya? Oo, sa totohanan, Rafi, sa mga restaurant na nakausap, o yung mga personnel o staff ng restaurant na nakausap natin, talagang umiiral pa rin talaga yung ating tinatawag na customer is always right. Kaya nga daw sila, talagang tahimik na lamang na tinitingnan yung mga nagiging tirang kanin doon sa bawat pinggan na iniiwan ng mga customer nila. At yun na lang, binibigay nila doon sa kapitbahay o kaya ay pinamimigay doon sa may mga alagang hayo para makain. Rafi, isang noteworthy no doon sa sinabi nung nakausap natin kanina na servidora. Karamihan daw nung mga nakikita nila doon sa kanilang pwesto na nagtitira ng kanin, mga babae. Rafi? Okay, maraming salamat, Sherry Ann Torres.